Hello guys, good morning. Finally, dumating na yung Hub Centric Rings natin. Yan ang ikakabit natin today at ipapakita ko sa inyo ang step by step paano ikabit yun. Habang kinakabit natin yung Hub Centric Rings, explain ko sa inyo kung ano yung mga advantages niya. Ito yung Hub Centric Rings natin. Ngayon ko palang bubuksan. So yan. Ito guys yung rings. Tingnan natin kung mag-fit siya. Ito yung katamaan ng hub. Ito naman yung outer diameter kung saan mag-shoot sa mags natin, dun sa aftermarket na mags natin. Papakita ko sa inyo yung difference later ng stock na mags versus sa aftermarket na mags. Anong difference and bakit may clearance na ganito? So ayan guys, ito ang itsura ng walang hub centric ring. Meron tayong gap between the center bore. Ito yung diameter natin ng center bore. Papunta dito sa axle natin. Ito yun, diameter ng axle natin. So merong gap dito. Ngayon, currently, ang sumasalo ng weight is the stud. Ito, no? Yung tornilyo. Kasi nga, walang nakaano dito eh. Walang filler dito. Dapat lalagyan natin dapat to ng filler para yung weight distribution is nasa axle ng hub, wala sa stud. Kaya natin lalagyan din ng ring. At the same time, kaya din natin lalagyan ng ring para we make sure na nasa sentro lagi yung mags natin. Para pagka high speed, kasi kahit millimeter lang yung diferensya nung distance nun, pagka high speed, mararamdaman mo na yung vibration. Yun ang nagkukos ng vibration sa sa steering wheel. Assuming na nakabalance na yung gulong and then naka-align na rin yung sasakyan, meron pa rin vibration, probably ito yung cause kasi wala sa sentro yung mags natin. Hindi siya naka-align. Depende kasi yan kung paano mo sa tinurnilyo. Right now, kung makikita mo, ayan, hindi siya naka-sentro yung tornilyo kasi siya ang kumukuha ng bigat nitong mags kaya siya nakasabit. Kaya pagka hindi yan naka-tight evenly nung kinabit yung gulong, probably magkakaroon ng maliit lang na millimeter na difference. Hindi siya sentro. Kaya yun ang magkukos ng vibration at high speed, mga 80 to 100 kilometers per hour, ayan na. Nararamdaman mo na yung vibration. It's probably because of this. Kaya natin lalagyan ng yan, hub centric ring para ma-fill out yung gap. And then, eto na ang sasalo ng weight ng sasakyan, hindi itong stud. And may make sure na nasa sentro yung natin, yung mags natin every time. Kinakabit natin to sa likod. So wala namang further alignment, walang pagbabawas ng something dito. As long as tama yung sukat ng hub centric rings na in order natin, plug and play lang yan. Lalagay mo lang sa likod, balik mo na agad yung gulong, ayos na yan. Kung makikita nyo, meron siyang groove. Yan. May maliit na groove. Yan ang sasabit dun sa likod nito para hindi lumabas dito tong ring na to. Yan. Kaya ganun. Yan. Ngayon, di natin maipasok gawa nga nito. Pero later, makikita natin sa likod kung sakto siya. Yun. Napi-fill out na yung gap natin. Guys, pakita ko sa inyo yung difference. Bakit ba tayo talaga naglalagay ng hub centric rings? Ito yung stock. Makikita nyo sa stock. Yung center bore niya, pareho yan. Sakto yan dun sa laki nung axle ng hub natin. Ito. Parehong pareho. Kaya pag sinalpak mo yan, dito, for sure yan. Walang alog yan. Walang clearance. So, ang poproblemahin mo lang dyan pagka-stock is ibabalance mo lang yung gulong. Tsaka kaya align mo lang yung gulong. And that's it. Pero pagka-aftermarket kasi,
lalo pag nakabili kayo ng ganito na may malalaking clearance doon, kailangan niya ng hub centric rings. Ito yun. Ayun mo ah. Assuming na nilagay natin yun, ito hindi mo na kailangan hub centric rings. Ayun o. Parehong-pareho siya. Saktong-sakto. Papakita ko sa inyo guys. Tatanggalin muna natin yung tire. Ito, pakita ko sa inyo paano siya magpapasok dun sa hub natin. And guys, susukatin lang natin no, yung hub centric natin na ring kung saktong-sakto dito sa axle ng hub natin. Ayan. Tight fit. Alog. Yung gap dito ng kanina center bore ng mugs papunta dito sa axle, ma-fill out nito. Nung naglagay tayo ng aftermarket na mugs, lumaking clearance. Walang sumasalo ngayon ng bigat, kundi nandito lang sa stud. Pag nilagyan natin ng ring, yan. So yung bigat ulit ng sasakyan, nandito na, sa axle na. Yung axle na sumasalo. Yung stud, alalay na lang yan. Ito naman, i-install natin to sa likod ng mugs. Hindi natin lalagay dito, mahirapan tayong i-mount yung mugs natin. So sa likod natin nilalagay. Ito guys, bigyan ko kayo ng closer view, an idea. Tingnan yung kapal nun, kasi kapal din ito. Kaya pag nilagay mo yan, yan, parang na-extend yung axle mo dito para siyang sumalo dun sa mugs. Sakto, di ba? Tapos dun sa, ano, sa seller at binigyan niya ako ng tamang size. Sinukat ko lang to ng caliper na nakakabit yung gulong. So inaccurate yung ano yung size na pinadala ko sa kanya. Tapos kinorek niya ako, sabi niya, "Sir, ito po yung ano tamang size nung hub centric ring natin para sa Montero nyo." So lalagay ko naman dito sa ano sa description ng video na to kung saan natin nabili yung hub centric rings and at the same time ano yung size nito. Dala natin tong gulong. Yan. Yun. So you can see, nandun yung paglalagyan natin ng ring. Moment of truth, kung mailalagyan natin itong ring na to, kung sukat. And yes, saktong-sakto guys. Ayan. Walang problema. Hindi tayo nagbawas, hindi ano. Standard. Pasok siya. So ito guys, paano ba natin ilalagay itong hub-centric rings natin? Napakadali. Ayan. Lagay nyo lang dyan. Yun na. Kakabit nyo na ulit yung gulong. Ganun lang kasimple guys. Wala tayong alignment na gagawin. Wala tayong tweaking na gagawin. O pagbabago ng shape ng gulong natin or what. Ganyan lang. Susot lang natin and that's it. Applicable to guys sa lahat. Pwede to sa kotse. Pwede sa pickup. Sa SUV. Na anong sasakyan, basta mayroong gap yung mugs doon sa axle, meron siyang gap, dapat nilalagyan niya ng hub centric rings para yung axle pa rin ang magbubuhat pa rin ng weight ng sasakyan nyo at hindi yung studs. So maraming sizes yan guys ha, ito kasi pang Montero, may manipis, may makapal, may maliit, depende sa laki ng ano nyo, ng kailangan nyo na hub centric ring. Kaya maganda makipag-communicate kayo dun sa seller and then sukatin nyo rin guys yung ano yung diameter ng axle. Yan. And then yung center bore. Ito yung center bore diameter. Yan. Ng mugs nyo. And then ito naman ang diameter ng axle hub natin. Shout out pala kay Idol Idol. Siya yung nag-recommend sa atin para magpakabit tayo ng hub centric rings. Sir, ito na po. Sinunod natin yung payo mo na ikabit na natin. So far so good. Ganda siya, sir. Ayan guys, naikabit na natin yung apat na hub centric rings natin and so far
nung kinakabit ko yung tires, mas madali nang ikabit yung tornilyo kasi naka-center nga yung gulong natin unlike before. Kailangan ko pang iikot yung gulong para lang may i-tight fit ko yung tornilyo ng bawat isa, yung anim na tornilyo. But right now, nandun nga yung effect, no? Naka-sentro na yung mugs natin. All we need to do is test na lang kung meron pang vibration pagdating natin sa highway. Since napabalance ko na and napa-align ko na yung sasakyan, and I don't think meron pang cause ng vibration. So yun, but we'll update you guys kung ano, kung sakaling meron man problema dun sa hub centric rings natin. But so far all good, no problem, madaling ikabit. Tinanggal lang natin yung gulong, tapos in-insert natin yung ring. Basta sakto yung sukat ng ring, wala tayong magiging problema. Plug and play. Yun lang, mas mahirap patanggalin yung gulong. Tsaka mas mahirap pa ikabit. Doon tayo nahirapan eh. Pero yung ring, paglagay ng ring, napakadali. Yun lang guys, I hope you like this video. If you're new to my channel, subscribe, share, and like the video. Alright? Sige guys, stay safe. See you on my next vlog. Goodbye!